Flashback. Originally, the saddle of this bike is Body Geometry Power Comp saddle. Pero I hate that saddle. I hate that saddle. Hindi talaga akma sa akin yung saddle na yon. So I replace it with Body Geometry Specialized Romim saddle. Okay din sa akin yung tupe. Several months later. Yo, Cycling Chef. Welcome back to my vlog. Meron lang akong gustong i-update regarding sa saddle. Kung matagal ka ng subscriber sa channel na to, malamang napanood niyo na yung vlog ko about sa saddle o upuan ng bisikleta. Actually, isa yun sa mga vlog ko na talagang maraming views. At meron din akong naging vlog na I did mention the Specialized Power Saddle. At gusto ko rin mag-update about sa power saddle. If I'm not mistaken, nabanggit ko sa vlog na yon na hindi ko talaga gusto yung Specialized Power Saddle. Ngayon, bakit ko gusto mag-update? Kasi gusto kong i-share sa inyo, meron akong ibang mga bagay na na-discover. Pero siguro, tapusin ko muna yung ensayo ko mga kapadya. Balik tayo mamaya. Tapos na tayong mag-training sa Swift. Then we continue with our topic. Let's go! Recovery muna. Shoutout sa Hippie Smoothie, no? I really love the flavor of the Hipsters. Kasi it has frozen bananas, blueberry, at saka strawberry. And the mixture of those fruits, I really love mga kapadyak. Tigit sa lahat, nakakatulong siya agad para mabilis tayong makarecover after the workout. So as promised, bakit ko gustong i-update yung vlog ko about power saddle? Alam ko kasi, meron akong vlog about sa the bike check of my Specialized Tarmac SL6. And I did mention na I really don't like the power saddle. And that's the truth. At that time, honestly speaking, hindi ko talaga gusto. Which, on my part, it's my fault. No? Walang kasalanan si power saddle. Kasi, hindi ko na-check yung size ng saddle. Kasi I was thinking na since small yung bike ko, at katunayan nga yung stem na kasama dun sa built bike na Specialized SL6 is 90 millimeter. I was thinking na yung kanyang saddle is 143. Pero sa stock po pala na saddle na kasama sa built bike, yung Specialized Power Saddle na kasama dun sa built bike, eh 155 yung kanyang size. Which para sa akin, hindi ko yun size. Kaya pala no matter how I tweak, kahit anong gawin ko, hindi ko makuha yung position dun sa saddle na to. Nalaman ko na lang yung kanyang actual measurement nung ginagawa ko na yung vlog about the Specialized Tarmac SL6. Siyempre, I had to go through the specification and the parts dun sa bike. Kaya, nung tinitingnan ko sa website ng Specialized, kaya pala ka ako, hirap na hirap ako dun sa saddle na yon. Eh, hindi ko pala size. Kaya napakahalaga po mga kapadyak na kapag pipili tayo ng saddle, dapat sukat na natin. Meron naman mga bike shop, as I've mentioned nga dun sa previous vlog ko about saddle, may mga bike shop po na nag-o-offer para kuhanin nyo yung seat bone nyo. Ngayon, ang ginawa ko, since nabenta ko na nga yung, ano, yung power saddle ko, dun na galing sa Specialized, ang ginawa ko, since ako naman yung may fault, gusto kong bumawi, gusto kong subukan yung power saddle. So ang ginawa ko, binenta ko yung isang saddle ko, yung Specialized Toupee,
At nung mabenta ko naman siya, meron namang naging available sa marketplace. Agad din ang specification ng power saddle, pero 143 yung kanyang measurement, no? Bali, kinuha ko siya, so sinubukan ko. And mula noon, the rest is history. I love that saddle. So mali ako kasi it's my fault na na-overlook ko, hindi ko nakita. Kaya pala ganun ang pakiramdam ko, kahit anong adjustment ko, hindi ko talaga makuha. Ang mali pala doon, hindi tama yung size para sa akin, no? Kasi nga, since yun ang kasama sa build bike, wala naman akong magagawa kundi yun ang gamitin. Pero hindi talaga siya akma sa akin. Which, napatunayan ko na dapat talaga yung seat bone mo eksakto dun sa saddle. Ngayon, paano makukuha yung distance ng inyong seat bone? Ito po ang method na pwede nyong gawin sa bahay, mga kapadyak. Yung seat bone mo, maididiin mo dito sa ano para masusukat natin yung pinaka seat bone. Sige na, sige. Dandaan na. Sige, alala lang kita. Okay. Good. For, move forward. Forward ka ng konti. Ganon. Okay, yan, ganyan para sigurado. Yan, magdiin mo. Magdiin ka ng forward. Okay, okay na yan. Okay, yan. Makukuha natin yung seat bone mo. Okay, once nakuha nyo na yung ano, yung na diinan nyo na siya, no? Naupuan nyo na siya, kuha kayo ng pencil, then titrace lang natin yan. So makikita nyo yung part na kung saan medyo nakalubog siya, siya masyadong, pero yan, no? Kita siya, kita nyo ba? Makikita nyo yan, no? Basically ganyan po, mga kapadyak. Pagkatapos, parang ano lang to, reference lang naman eh. Kung ito yung pinaka, ayun, makikita nyo, parang ayan yung pinaka nakalubog niya. Ayan yung seat bone niya. So, kukunin lang natin yung center. Reference lang naman. Magkaka-idea na tayo kung alin yung pinaka measurement nung seat bone niya. Okay guys, ang measurement po nung seat bone nung aking anak is 12 centimeters. So, ibig sabihin, kung 143 yung size nitong saddle na ito, pwede ito sa kanya. Kasi 143 is around 14 centimeters. So, kung 12 centimeters siya, ang sukat ng kanyang seat bone, so, saktong-sakto para sa kanya. Ayan. Lalabas ang seat bone niya nandito sa part na ito. So, sakto po sa kanya itong saddle na to. Ito yung reference lang naman, no, kung wala kang panahon para makarating sa mga bike shop na nag-o-offer ng pagsusukat ng inyong seat bone para makapili kayo ng saddle na sakto talaga sa inyo. So, from there, magkakaroon kayo ng idea. Sana nakatulong ito. One more thing po, mga kapadyak, na gusto ko lang din pong i-share po sa inyo. Kasi kung minsan, baka naman hindi yung saddle din ang problema. Kung minsan magra-ride ka, bakit masakit sa singit, masakit sa puwet, baka kasi mali yung saddle height nyo. Meron akong video about sa saddle height, ayoko na, hindi ko na itatackle yun. Bali, yun naman basic bike fitting lang naman, hindi naman tayo expert. Disclaimer, hindi naman din ako master fitter o talagang bike fitter. Meron lang tayong konting naiintindihan sa experience natin. Dahil din sa na-bike beat din tayo ng isa sa kilalang bike fitter, shout out Sir Martin Ilagan, Sir Frederick Martin Ilagan ng Forward Motion Performance. Looking forward dun sa upcoming bike fit natin, no, kasi merong mga series of races tayo na gagawin. Shout out po sa inyo. Tapos naka-experience din ako ng bike fit sa aking isa sa cycling coach, si Coach Joselito Santos, which in his time naging RP coach siya, at okay din naman yung pagkaka-fit niya sa akin dati. So, meron tayong konting knowledge about that. Pero ano lang 'yon, parang start lang 'yon habang hindi ka pa decided to go to the professional bike fitter or wala pa yung schedule mo. You can look here para gusto niyo lang subukan, baka makatulong po sa inyo. Actually, isa 'yon sa naging mga successful na video ko. Salamat sa inyong pagsuporta at pagtangkilik, at marahil kaya ka rin napunta sa channel na to dahil dun sa video na yon, at yun tatanawin kong malaking utang na loob sa inyong lahat.
I'm inviting nyo nga pala mga kapadya kung di pa kayo nakasubscribe. And I would like to take this opportunity nga pala mga kapadyak, no, I'm inviting you na kung di pa kayo nakasubscribe, baka naman pwedeng mag-subscribe kayo sa channel na to kung interesado kayo sa mga ganitong klaseng content. Nagsishare ako ng mga cycling content, nagsishare din ako ng cooking content since I'm a chef by profession na ginagawa ko, may kinalaman din sa cycling mga kapadyak. And yun na nga po, since I'm happy with the power saddle doon sa aking gravel bike, power saddle na rin ang gamit ko, pati din sa aking mountain bike. Sige po mga kapadyak, maraming salamat sa suporta at patuloy na pananood ng aking YouTube channel. Remember, ride safe, eat healthy. God bless you all. This is the Cycling Chef.